Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Pag-uusapan natin ngayon na limang bagay na hindi nyo dapat ginagawa sa inyong automatic transmission na sasakyan. So alam nyo naman na napaka komportable na magkaroon o mag-drive ng automatic transmission car. Pero syempre, kakigipat nito yung pagiging responsable natin sa pagdadrive ng automatic transmission cars. Kasi madaling masira ang automatic transmission kung hindi natin alam kung paano ito gamitin. Okay, so limang paraan, no? Limang mga bagay na dapat nyo alam ninyo kung paano i-drive ang inyong automatic transmission. Simulan natin to. Alright guys, ang unang tip na ibibigay ko sa inyo ay huwag nyong ilalagay sa neutral ang inyong transmission kapag ang road ay pababa, no? So marami sa atin nagko-coast ng neutral pag pababa, inaakala nila na makasave sila ng fuel. Actually hindi nakasave ng fuel yon, at magiging mas mabagal pa nga kayo kapag naka-neutral yan kahit napababa, no? Mas mabagal ang takbo ninyo at mawawalan kayo ng control sa pag-maneuver ng inyong sasakyan. So delikado 'yun, ano? Pag emergency, hindi niyo makokontrol ang inyong sasakyan. Kaya panatilihin niyo lang na nasa drive ang inyong transmission kapag pababa ang inyong tinatahak na daan, okay? Ang second tip na ibibigay ko sa inyo, guys, ay huwag kayo basta-basta mag-shift ng drive papuntang neutral o reverse, ano? For example, drive, naka-drive kayo, maandar kayo, bigla kayo mag-shift ng neutral tapos papuntang reverse, no? So hindi nyo naman mailalagay sa reverse yan ng basta-basta, no? So kailan ba ito nangyayari? Nangyayari yan kapag magmamaneobra kayo, di ba? Pagka magmamaneobra kayo, syempre nasa drive kayo, tapos hindi pa full stop, nag-neutral agad kayo at nagre-reverse agad kayo, no? Masama yun. Kaya kapag ganun, na-wear agad yung mga components sa inyong transmission. So make sure na naka-full stop kayo bago nyo ilagay sa D, mag-neutral, o bago nyo ilagay sa reverse. Okay? So kadalasan ginagawa natin yan kapag nagmamaneobra tayo, nag-u-turn tayo, di ba? Yan. So make sure na full stop muna kayo bago kayo mag-shift sa D o kaya sa reverse. Okay? Okay, pangatlong tip na ibibigay ko sa inyo ay huwag na huwag ninyong i-rev ang inyong engine kapag bagong bukas ang inyong makina. Okay? So kapag ni-rev ninyo yung engine at ang inyong transmission ay nasa neutral, no, masisira lang yung mga components sa inyong transmission. So iwasan ninyo na mag-rev ng engine. So ano lang yun, eh, waste of gas lang yun, no? Waste of fuel lang yun kapag nire-rev nyo yung engine ninyo upon ignition. So make sure na kapag binuksan ninyo yung engine ninyo, wait lang kayo mga 15 to 30 seconds, pwede na kayong mag-drive. Huwag nyo nang i-rev yung engine ninyo, no? Waste lang yun sa fuel at maingay lang, ano? Nag-iingay lang tayo sa community natin. So ikapat na tip ay huwag ninyong ilalagay sa neutral or park ang inyong transmission gear kapag ka nasa stoplight. Okay, so matinding debate ito. Yung iba kasi talagang gusto nila na naka-neutral yung transmission nila. Sinasabi nila na makakasave daw yun ng gas, ng fuel. Pero hindi po, ano, mas maganda na nakastay lang yan sa drive. Okay, kapag nasa stoplight kayo, hayaan nyo lang sa drive yan, ano. Kasi kapag nag-shift kayo, every time na nasa stoplight kayo, lagi ninyong sinishift yung inyong transmission, mas maagang ma-wear yung mga components sa loob niyan. Okay? So mas maganda naka-shift lang siya sa drive kapag nasa traffic light kayo. No, wag ninyong i-shift kung saan-saan 'yan kasi mas madaling masira ang inyong transmission. Total, ang traffic lights naman, ilang minuto lang 'yan. Siguro 2 minutes pinakamatagal na, ano. So keep lang natin siya sa ating drive gear, okay? Okay guys, so ang last tip ko sa inyo ay kapag ka magpa-park na kayo, okay? So kapag ka magpa-park kayo, ang kadalasang ginagawa natin, nilalagay lang natin 'yan sa park. Okay na, 'di ba? Pero kadalasan mali 'yon. Mali 'yung ganung klaseng habit, ano? Kasi pagka ginawa natin 'yon, for example, nilagay natin sa park 'yan at binitawan natin at ang sasakyan natin naka-slope, hindi naman talaga aandar 'yan kasi merong brake pin yung ating transmission. Pero mali yan kasi yung weight ng sasakyan ay nakaatang doon sa brake pin na yon at pwedeng mabali yon. So anong gagawin natin? For example, naka-drive tayo, mag-park na tayo, yung paa natin nasa brake pedal, ano.
So gagawin natin, lagay natin sa neutral muna, okay? Neutral muna. Tapos engage niyo yung handbrake. Bitawan ng brake pedal. Yan. Kapag kumagat na yung handbrake at hindi umaandar yung sasakyan, saka nyo ilagay sa park. Okay? Alright? So, huwag nyo bibitawan yung handbrake. Okay, guys? So, bakit nyo gagawin yan? Kasi yung brake pin ng ating transmission ay hindi naman ganun ka-heavy duty yan. Ano? Kapag dun na ilagay yung weight ng sasakyan, pwede yun mabali. Ano? Pwede yun mag-crack. Malaking gastos yun kumpara sa talagang trabaho ng ating handbrake. Okay? So, mas maganda. Ulitin natin, no? Kapag naka-drive kayo, neutral muna, handbrake, then bitawang brake pedal, tingnan kung umaandar pa. Kung umaandar pa, itaas nyo pa yung handbrake nyo, then kung okay na, park. Alright? So ganun ang tamang paggamit ng parking gear at ng handbrake ninyo at hindi masisira agad ang inyong transmission. Okay guys, so yan ang limang bagay na dapat nyong iwasan sa inyong automatic transmission car. Okay, so mahal magpagawa ng transmission, kaya kung mahal na mahal ninyo sa sasakyan ninyo, kailangan na i-avoid natin yung mga wrong practices natin pag nagda-drive tayo, okay? So sana natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat, sa ulitin.